sinasabi nyo yung pandemic naman, ay di, gumawa kayo ng ibang batas na makakatulong sa pandemic kung talagang iniisip nyo yung pandemic lang. Sa ating mga supporters, sa ating mga kababayan at sa ating mga katropa, ito po si Atty. Larry Gadon. Na hindi magbigay ng komento tungkol dito sa sinabi ni Senator Brilon at ni fake Vice President Lenny Robredo, no? Pero tanong niya, Lenny Robredo, no? Oo. Yan. Sabi nila, bakit daw kailangan palitan yung pangalan ng ABS-CB ng pangalan ng NAIA, no? Yung Ninoy Aquino International Airport, bakit daw kailangan palitan? Eh, pandemic daw ngayon. Aba, tangina na mga dahilan niya, no? Yan, dahilan na yan, yan na, hindi dapat isikasin kasi may pandemic. Dahilan ng mga bobo yan at mga tanga, no? At saka yung mga may sariling interest, no? Ang dali-dali lang ng bill na yan, isang butuhan lang yan, kung tutusin, sandali lang yan, no? At dahil kailangan talagang palitan yung pangalan ng putang inang Ninoy Aquino International Airport na yan. Ngayon, eh, sinasabi nyo yung pandemic naman. Eh di, gumawa kayo ng ibang batas na makakatulong sa pandemic kung talagang iniisip nyo yung pandemic lang. Eh bakit yung ABS-CB nang inuuna mo, ha? Trilon, ha? O, diba? O, putang ina. ABS-CBN, may pandemic tapos ABS-CBN inuuna nyo, no? Tapos ito, yung pagpalit ng pangalan ng NAIA, ayaw nyo. Kasi kagagawan yung mga putang inang mga liberal party kayo, mga komunista kayo, yan kagagawan nyo, kaya pinalitan yan. No? Ipapaliwanag ko sa inyo, mga kababayan, kung bakit kailangan palitan yung putang inang pangalan ng NAIA na yan. Ganito yan. Kaya nagkandaloko-loko ang takbo ng Pilipinas dahil kasi sa panloloko nila na bayani si Ninoy. Oh, ito pinaka-recent na example. Bakit binoto si Ninoy Aquino yung pinaka-bobo at pinaka-tanga ng presidente? Bakit siya ibinoto? Simply because anak lang siya, anak ni Ninoy at ni Cory. Dahil lang doon ibinoto. Wala siyang sariling utak, ibinoto. Kaya ano nangyari? Nagkandaloko-loko ang takbo ng gobyerno. Isa-isa yung papanatin niya. Yo, Dengbaxia, M. Artemis, no? Yolanda, Sub-44. Anong dahilan niyan? Kasi bumoto ang mga Pilipino ng isang tanga at bobo na presidente. Na ang tanging dahilan lang ay anak siya ni Ninoy. Yan. Ang purpose nila, kung bakit nila pinapangalanan ng airport, highway, hospital, school, pati pera ng 500, ay para laging nakatiim sa utak ng mga Pilipino yung Aquino, 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 Aquino. Para sa mga eleksyon, ay meron silang advantage. Kaya sino ang kawawa dyan? Ang mga Pilipino, ang Pilipinas ang kawawa. Kasi nagbubongboto tayo, naghahalal tayo ng mga tanga at mga bobo na mga leader na kagaya ni Ninoy at ni Ninoy, no? Ni Cory. Kasi nga, nadaan pa sa pambobola, sa pambibrainwash, sa pang-indoctrinate, no? At pinalabas nila na hero si Ninoy. Eh, paano naging hero ni traidor yun? Nakatulan nga ng kamatayan yun dahil sa kanyang pagtutulong sa mga NPA, no? At si Ninoy din ang nagpahamak ng ating claim sa Sabah. Isipin niyo yung Sabah, napakayaman ng ano, natural resources niya, langis at kung ano-ano pa, mga minahan. Dahil lang sa kagagawan ni Ninoy, dahil ayaw niyang maging gwapo si Presidente Marcos, pinigilan niya ang pagbawi natin ng Sabah, na talaga naman atin yung Sabah. Pinigilan niya sa pamamagitan ng pag-imbento ng kasinungalingan ng Jambida Massacre para hindi maituloy ni Marcos ang pagbawi ng Sabah. Ano na yun ang naging resulta? At kawawa yung mga Pilipino dahil sa halip na tayo ang nakikinabang ng Sabah na yan dahil atin naman yan, ay hindi tuloy natin napakinabangan. Yan. O, dapat bang ipangalan ang Ninoy-Ninoy na yan? O, at saka yung NPA. Sino ba may kagagawa ng NPA? Di ba sila ang nag-organize niyan? Si Joma, si Bernabe Buscaino, at saka si Ninoy Aquino na traidor sa bayan. Bayani-bayani, putang inang anong klaseng bayani ang traidor, no? At saka yung, di ba, yung pag-declare ng martial law,
yung pala sila yung may kagagawa ng Plaza Miranda, ano, bombing, yung pagpasabog ng granada sa Plaza Miranda. Kaya pala, wala siya doon. Isipin nyo, siya yung pinakasikat na kandidato, siya pa yung Secretary General ng Liberal Party, tapos wala siya, ayun pala alam niya na bobombahin yung Plaza Miranda. Kaya gano'n. Tapos tatawagin yung hero yan. Kaya dapat talagang burahin ang pangalan ng mga Aquino sa lahat. Dahil dyan, nagkakadaloko-loko, nagkakadaliche-leche ang ating kabuhayan. Dahil kasi, binubola tayo, ini-indoctrinate, binibrainwash. Ang ABS-CBN lang naman ang nagsabi na bayani yan eh. Oh, kaya hindi tayo dapat magpaloko. Yung EDSA-EDSA-1 na yan, yan din ang kagagawa. Dahil sa mga Aquino, itong nangyari ha, yung ating kuryente na ibigay sa mga oligarkiya na dapat sana ay ang Estado ang nagmamahala at nagmamayari, no? Sino may kagagawa niyan? Yung mga Aquino at yung EDSA-1 na yan, no? Ang tubig, di ba? Dapat ang Estado ang namamahala niyan at naniniyala. Pero ang nangyari, pinamigay nila sa mga oligarko. Oh, ang Petron, di ba? Ang gasolina dapat mura dahil gusto ni Marcos noon, merong nationalized na oil company para hindi makapagtaas ang mga cartel ng mga gasolina para lamang na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. At ang dami pa ng ginawa, pinagawa ni Presidente Marcos. Binura lahat ng mga putang inang EDSA-1 yan. Puro panluloko, no? Revolution daw, revolution. Kudeta yun, no? Na may kagagawan ay CIA, ito mga Dilawan at mga Liberal Party. Yung mga putang inang yan, may kagagawan ng paghihirap ng Pilipinas. Kaya itong sinasabi nila na bakit ito papalitan ng airport, eh, may pandemic ngayon. Putak lang yung hundot kayo. Dahilan ba yan? Eh, pwede naman pagbutuhan yan. O kaya, kung talagang may pandemic kayo nasa isip ng mga putang inang yun, dapat gumawa kayo ng batas na magsusolve ng pandemic. Eh, alam na naman na pag may pandemic, wala na tayong gagawin. Ha? Eh, di gumawa kayo, tang ina nyo. Ha? Kaya kayo, putang ina nyo, mga putang ina nyo, hayop kayo. Ha? Mga kagigil kayo. Ha? Idadahilan nyo, bakit papalitan ng pangalan ng airport eh, may pandemic kayo? Okay lang inyong hindot kayo, tang ina nyo. Ha? Pwede naman kayo gumanay ng batas, ha? Isabay nyo doon. Tsaka buong mundo. Dahilan niya ang mga bobo. May pandemic eh. Anti-terrorism din. Bakit gagawa na anti-terrorism ng pandemic eh? At ina yung hundot kayo, mga puki ng ina nyo. Dahilan ba yan? Ha? Mga puki ng ina nyo, yun kayo mga senador na nagsusulong ng ABS-CBN. O bakit hindi kayo gumawa ng paraan para sa ekonomiya? Ha? Tapos sasabihin nyo, hindi pwede mag-anti-terrorism din. Kasi may pandemic. Hindi pwede palitan yung ABS-CBN. Ay, hindi pwede. Eh, bakit yung ABS-CBN inuunan nyo? A private bill yan. No? Kakagigil kayo. Ang sarap ng pagpapatayin. Mga puki ng inang hindot kayo. Mga putang ina nyo. Oh, relax na. Relax na. Buong mundo nagsistruggle. Maraming nawawala ng trabaho. Hindi lang mga Pilipino. Bakit naman hihinto ang mundo natin? Bakit hihinto ang mundo natin? Dahil sa pandemic. Ngayon nga mas kailangan yan. Dahil ang anti-terrorism bill. Paano kapag inano tayo ng mga terorista? Oh, kasi palibasa, yung Liberal Party yun. Na isang pinakabilangan ni Dredo, kakampiyan ng komunista. Yun na nga. Oh. Yan, yung si Lenny Robredo. Yan. Kakampi ng mga komunista yan, kaya rin yung mga Liberal Party. No? Kaya, mga kababayan, tandaan nyo ito. Huwag na huwag na kayong boboto uli ng Liberal Party. Dahil yung mga yan, mga kasagwat ng mga komunista yan. No? At ito naman, mabalik tayo dun sa ABS-CBN. Eh, bakit yan inuunan nyo? Ha? Oh. Mabuti na lamang at merong Congressman Dante Marculeta, si Pidi Barsaga, si Boying Remulla, si Mike Defensor, na talagang naiipaglaban dyan. E paano kung wala? Oh, edi lumusot na yan. Akala nyo, mapapalusot nyo na lang ng bigla-bigla yan. Oh. E ba't yan, hindi kayo magsabi na, bakit hindi ino? Bakit may pandemic ngayon? Bakit hindi? Bakit inuuna yung ABS-CBN? Ba't hindi kayo magsalita ng ganyan? Oh? Pakinggan nyo. Huh? Papa-explain mo yung 10 years. Oh, at saka isa pa, yan talagang pangalan ng putang inong hindot ng Ninoy Aquino na yan. Dapat palitan yan dahil kasi labag sa batas yung ginawa nila. 1983 namatay si Ninoy. 1987 pinalitan nila yung Manila International Airport. 4 years lang.
Ang batas ng paglalagay ng mga pangalan sa mga namatay na tao, 10 years ang prescriptive period. O, lahat yan, binaviolate nila. Pagkataas yan, sasabihin nyo na, eh, ang dali-dali naman yan eh. Makakaabala ba yan sa trabaho ng Kongreso? O, hindi! Kasi ang gagawin na naman, ibigay sa committee, pagbubutuhan ng committee, pagbubutuhan ng plenary. Kaya, hindi yan makakaabala kahit pandemic yan, pwedeng palitan yan. Eh, ano naman kung palitan? Dapat lang palitan. Kasi, yung sininoy, peke na hino yan, traidor yan. Walang naitulong na mabuti yan sa bansa natin, kundi puro kapahamakan. Puro kapahamakan at panggugulo ginawa niyan. Yung sininoy, yung hino na yan, traidor. Ang putang inang hindot ng hinoy na yan, traidor yan. Kaya, galit na galit ako na himihiro. Yung mga putang inang, yung mga naghihiro-hiro dyan kay Ninoy ha, mga putang inang yung mga hindot kayo, mga putang inang yung putang inang nyo. Ay, tama na. Kota na tayo sa mura. Kotang-kote na. Explain mo, Papa. Eh, talaga naman eh. Nakakagigil talaga yung mga... Kaya nagkandaloko-loko ang takbo ng Pilipinas dahil sa mga Aquino na yan. Yung ginagawa nila, pinapangalan ng airport, yung highway, yung hospital, yung eskwela, para mabola ang mga Pilipino, para mabilog ang ulo, para ma-brainwash, ma-indoctrinate, para kahit isang aso, damitan mo ng tao at pangalanan mo na Aquino, iboboto pa rin. Ganun ang gusto nilang gawin. Gawing bobo ang mga Pilipino. Gawing tanga. Isipin nyo, kahit aso, iboboto basta pangalan Aquino. Dahil kasi Aquino, nakikita mo kapaligiran mo, pati pera. No? Pang-brainwash at pag-indoctrinate. No? Kagagawa niya ng putang inang hindot na liberal party na ito at yung mga putak ng mga komunista na yan. Sila may kagagawa kung bakit nagkadaloko-loko ang takbo na ating bansa. Oh, relax na. Alam nyo, talaga, hindi sana ako magmura eh. Kaya lang nakakagigil talaga. Sabi mo, bago tayo mag-start, oh, huwag ka magmura. Sabi mo, ito oh, sige. Ito eh. Eh, kasi isipin nyo ha, bakit napakamahal ng kuryente? Dahil yun sa putang inang EDSA Manen at dahil sa putang inang Cory Aquino na yan. Bakit ang mga Pilipino kailangan lumabas ng bansa para lang maghanap ng trabaho? Dahil din yan sa kapahamakan ng EDSA Manen na yan. Dahil nagmula nung nag-EDSA Manen, nagmahal ang kuryente, nagmahal ang gasolina, nagmahal ang tubig, nagmahal lahat. Kaya rin dito, noong panahon ni Presidente Marcos, napakaraming mga multinational companies dito sa Pilipinas. Noong napakarami, nung sumulpot yung Cory Aquino na yan, lahat sila naglayasan. Kasi nga, mahal na kuryente, mahal ang tubig. Tapos, sira-sira pa yung mga communications. At hindi lamang yun, ginugulo pa sila ng NPA pag hindi sila nagbigay ng kanilang people's tax, revolutionary tax. Ang mayayari niya, sinusunod yung truck nila, sinusunod yung mga tower nila, ganyan. Yan, lahat yan, kagagawan ni Cory kasi pinakawalan niya si Joma. Dahil si Joma noon, nakakulog na noong panahon ni Presidente Marcos. Eh, bakit niya pinakawalan? Eh, kasi namin, kinalaman si Ninoy doon sa pagpasabog ng Plaza Miranda. Kaya nagaran, pinakawalan niya si Joma. Kaya itong mga Aquino talaga, sila ang may dahilan kung bakit nagpahihirap ang mga Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit masyado na tayong nahuhuli sa pag-unlad dito sa Asia. Samantalang dati, isa tayo sa pinakamayaman, isa tayo sa pinagalang dito sa Asia. Kaya lahat talaga ng kapahamakan ay inabot natin. Lahat ng kapahamakan ay nangyari sa atin dahil yan sa Aquino niya at siya putang inang Edsawa na yan at sa kanya putang inang mga liberal party na yan. Talagang nakakagigil. Oh. Hanggang ngayon, gusto pa rin nilang gawing bobo yung mga Pilipino. Aquino Airport, Aquino School, Aquino Highway. Tanginan yung mga hindot kayo. Yung mga congressman na nagsusulong ng mga pangalan-pangalan. Mga sipsip kayo, mga poke ng inong hindot kayo. Brother, ka na. Tanginan yung mga poke ng inong hindot kayo, mga liberal party. Mga poke, tanginan nyo. Palilaksin mo si Lolo. Uy! Sobra naman ang OE na yung
Oh, relax na, relax na. Tandaan na mga bayan, huwag nang boboto ulit ng mga Aquino o Liberal Party. Like and share mga katropa ha. Okay. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.